ba? Actually, kami po ay naglilinis dito every other day. Pag once a month, yung ating pong volunteers, every Friday, yung ating pong public school students ng high school, ng Las Piñas at Parañaque. And then every other day, yung MMDA po at DPWH. Kaya nakakagulat na ganito nangyari dito kasi every other day na po ang linis nito. So, can you imagine the volume of plastic na nanggagaling sa opposite side? Kasi wala naman pong nakatira rito. Wala po silang waste dito. So, dun sa kabilang side na Cavite nanggaling ito. So, you can imagine how much plastic waste ang tinatapo nila doon sa ocean. And there is a study by the University of Georgia in the U.S. Kinakausap ko po ang DNR kasi nagbigay po kami ng budget sa DNR. Nabigyan nila ng plastic recycling factory ang lahat ng probinsya at syudad sa lahat ng probinsyang surrounding sa Manila Bay. Yan po ay Bataan, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Cavite, Laguna, at saka Rizal. Walo po yun. At saka yung mga bayan, lahat ng bayan surround, at saka yung mga cities ng Metro Manila, 17 po yun. At yung yan ang bibigyan nila ng plastic recycling factory. And then yung namang mga bayan, 178 of them, bibigyan nila ng composting facility. Unfortunately, hanggang ngayon, di pa namin na-implement. Kaya ako po ay nananawagan sa DNR na implement na nila to kasi kailangan natin, especially here in Metro Manila and all the surrounding areas